Ako si Gianna, 17 years old, at may sakit na Tetralogy of Fallot. Ang mouthful, di ba? It's a rare heart disease with an evident VSD. Hello, Papa. Dumi-dumi mo na. Nanisil lang po muna kita. I miss you so much, Papa. I miss ko yung mga araw na sinusuportahan ako habang nahihirapan ako. Excuse me, miss. Miss, narinig po ba na ako? Ano ba yung gusto mo? Magbibigay lang sana ng suggestion. Ano suggestion? Huwag na lang sana maglagay ng bulaklak dyan. Mabubulok lang naman yan eh. Nag-gastos ka pa, nagkamit ka pa. I've never met such a rude person in my entire life. No, that's because you have never met every person in the world. Ano bang pakialam mo? Wala naman akong ginagawa masama sa iyo, di ba, sir? Wala naman, pero mukhang magkakaroon na. Hi, I'm Denver. Nice to meet you too. Nakaya naman siguro kung di mo ako bibitawan, di ba? May mga patay na tutulog dito eh. You freak! Amazon na ata yun ah. Latin V? Sabi ko na nga ba, dito ka na naman mag-aaral eh. Dito nga halaw na kapag-aaral ng tahimik. Sorry na, boss. Mga high blood ka na naman. May nangyaring maganda, no? Medyo long story. Knowing you, may eksi lang yan. So, go! Baka may pinagdadaanan. Pogi ba? Okay naman siya. May features na. Joke lang, hindi no. Pinaway ka na. Pero tinignan mo pa yung mukha. Alam mo kung wala kang may kukontribute dito, I suggest na pumunta ka muna doon sa boyfriend mo. Magalit naman ito dahil pa may PMS. Mas na nga ako. Nanonood ka ba ng swimming practice ko? Oo naman, bakit? 3:20 na eh. Sabay na yung malis. Ito na yun. Madalaman mo hanggang bukas.
aga mo naman dito. Tulog ka pa. Wala ka bang bahay? Wala. Pero meron. Ano daw? Wala, sabi ko ang ganda mo. Ano sa'yo? Paano ka ng JD rin? So what? Lalait-laitin mo na naman ako. Would you be surprised if I told you? That you're actually gay? What? No! Saan mo lang ko yung mga ideyang yan? Medyo. Tatanong ko lang naman sana sa'yo kung maniniwala ka na fan ako ng Jade Green. Nagjo-joke ka ba? Fan ka ng Jade Green? I don't believe you. Yan ang tanong muna eh, di ba? Bi ka na rin ba? Ano ba talaga? Fan ka ba o hindi? Hindi. Eh, hindi tapos ang usapan. Eh, kaso joke yun. Mapaka mo talaga, Denver. Fan nga ako, legit. 21 proms, paper towns, looking for Alaska, abundance of Catherines. Okay. Ilang Catherines nagkaroon si Collins bago siya napadpadkilid? 19. Dalawang Catherines ang umulit. Sino ang unang namatay sa dalawang protagonist sa The Fortner Stars? Augustus Waters. Nag-iwan siya ng eulogy para kay Hazel bago siya namatay. What is Raider's real name? Marcus. Aaminin ko, may pagka-bookworm ako. It's one of the most interesting parts in life. Pwede ba kayo biganin? Ano sa ka ba dyan? Huwag mahala. Ikaw lang naman masasaktan ko. Ilang beses mo na ako inaasar. Inaaro ka na hindi naman mansin. Ano ba bang bago dun? Ako nga pala si Gianna Lopez Mendoza. Tawagin mo na ako sa pangalan G. 70 years old, Great Wellston. Ano? Di ka ba marunong pakilala? Denver, stroke Alcantara. Den na lang tawagin mo sa akin. First year dropout. Hala? Bakit? Dropout? Wala. Hindi na importante yun. Sakit kasi ako. Ha? Sakit ako. Hindi ka ba? So ano sakit? Tetralogy of Fallot. A mouthful, di ba? It's a rare heart disease na may evident VSD. Mga bagong panganak lang ito lumalabas eh. So, VSD? Eh, di parang may asthma ka. Mas malala pa siya sa asthma. Alam mo yung pakiramdam na pag huminga ka, mas lalong mas mahirap huminga? Yeah. Bakit? May VST ka rin ba? May asthma kasi. Sorry to hear that. Pero at least nagkakaintindihan tayo kung ano yung nararamdaman natin sa sakit natin. Yung nga lang, hanggang 18 to 21 years old na nagpag ko. Seryoso? Yeah. Let's go, asthma girl. Saan tayo pupunta? Ano man, sa building mo. Malapit na mag-second class eh. Okay, mga pala. Kung dropout ka, ba't ka paan dito? Dito lang ako nakaka-relax eh. Wala naman tao sa bahay. Kaya dito lang ako tumatambay. Mukhang may lagi na akong mga kasama dito. Basta huwag mo akong bubulabogin pag natutulog ako. What's up with you na ba? Ba't minsan na lang ko ito nakikita sa school? Alam mo naman ako sa mga anak to, hindi kailangan ka, di ba? Oh, the Stone Garden. Kasama si Denver! Miss Vin Sherlyn Tasho. Napaka mo. Joke lang this. Ba't ayaw mo magka-love life? Not interested. Ba't hindi si Denver? Vin! Shut up! Ito naman, high blood. Uy, pre, nabutit mo ko, okay ka na. May gusto kong pag-usapan. May nakilala akong babae sa school. Pangalan niya si Gianna. May VSD din siya.
Asma o parosa? Sabi niya asma type, pero feeling ko hindi eh. Ibigin mo ba siya? Well... Ang trato namin sa isa't isa ay parang kaibigan. So, I guess... Hindi ko alam masyado ramdam. Ano? Hindi mo masyado maintindihan yung pagsasama niyong dalawa. Pero ano bang usual yung ginagawa pag pagkasama kayo? Nagbabasa. Nagbi-music. Minsan nakatunga nga. Pero mostly, nag-aaway lang kami. Naramdaman ko na yan eh. Basta ikaw. Alin may kasamang away yan. Eh sa tuwing nakikita niya ako, nabibisit agad eh. Matignan sa akin yun, maiinis ako. Alam mo, kung nagkakaintindi ang kayong dalawa. Pagdating sa sarili namin, sakit, oo. Pero sa ibang bagay, hindi. Oh, come on! Sabi nga nila, the more you hate, the more you know the person. Kung sino man nagsabi yan, sabi mo, tanga siya. Hindi ka pa rin nagbabago din. Kahit wala na si Kevin, mo magiging okay ka pa rin. Salamat, Vic. Kahit wala ka naman masyadong tinulong. Sus, okay lang yan. Tagal na kitang kilala. Seryoso ka ba? Dumi-dumi na sapatos ni. Ba't ngayon ka lang? Eh, pinuntahan lang ako. Okay. Ba't ka pala nag-iya? Wala lang. Hindi naman ako pumasok. Alam naman rin ako kay mama eh. Ah, okay. Pwede nga pala magtanong? Sige lang. Ano nga pala nangyari sa tatay mo? Condolences nga pala. Salamat. Feb 26, 2014. Namatay ang papa ko sa isang car accident. Sabi ng mga nakakita, eh, may lalaki doon na biglang tumawid na mabilis. Habang nag-green pa yung stop light. Ah, okay. Eh, kaso mabilis ang takbo ng kotse ng papa ko. Sinubukan niya pang lumiko, pero huli na ang lahat. Kaya nabangga niya yung lalaki at dumiretso yung kotse niya sa poste. Nadala pa ba siya sa hospital? Yup. Kaso, dead on arrival. Uy, ano tayimik mo? Humudamdamin yung sinabi ko. Natanggap ko na. Hey, Mr. Tetralogy of Fallot! February 26, 2014. May isang lalaking namatay sa isang car accident. Yeah, namatay nga rin daw yung lalaki. Nakapanginahing talaga ang buhay pag namatay ka ng maagad. Ang pangalan niya ay Kevin Neil Tasio. 19 years old. Paano mo nalaman yun? Nandun ka ba nang nangyari lahat ng yun? Hindi. Pero mukha ako may dahilan kung bakit namatay ang tatay mo. Si Kevin. Ano? Biglang ako ka ba? Best friend ko si Kevin. Kapatid siya ng pinsan kong si Matt. Noong araw na yun, nahirapan ako huminga. Nakita ni Kevin na nagiging asul yung mukha ko. Pinahinga ako ni Kevin sa couch at umalis siya. Lumabas siya at bumili siya ng efeferin. Kaso, di na siya bumalik. Buti na lang naging okay na yung breathing ko. Makalipas ng ilang minuto, tumawag si Matt sa phone ko. Sabi niya, nasa hospital daw si Kevin.
Critical daw ang condition niya. Umalis agad ako. At dumiretso ako ng ospital. Kaso, pagdating ko doon, huli na ang lahat. I'm really, really sorry. Hello, no one is available to take your call. Please leave a message after the tone. Gianna? Gianna, si Denver nawawala. Sa hospital kami kanina kasi nahirapan siya huminga. Umalis lang saglit, wala na siya. Pag alam mo na saan siya, please, pakitawagan ako. Salamat. Pinasaya mo yung buhay ko. Una, okay lang yun. Maraming salamat din sa lahat. Mr. T.O.F. Pasensya na. Mukhang hindi na sila aabot. Shh! Huwag ka ganyan. Mag-movie marathon pa tayo, di ba, ng Jill Green? Paano? Oo, kaya magpapagaling ka. Saglit na lang, darating na rin sila. Denver, huwag ka naman ganyan. Uy, Denver, I'm sorry. Lahat ng tao may expiration date. Yun nga lang, di natin alam kung kailan yung date. Pero dahil sa kanya, na-extend yung akin. Dear Amazona, mukhang ikaw na at ang pinakakakaibang babae sa lahat ng mga babaeng kilala ko. Pero siyempre, ba't ko sasabihin niyo kung di ko pa nakikilala ang lahat ng babae sa buong mundo? Humihingi ako ng tawad sa nagawa ko noong una nating pagkikita. Tuwing nakakita kasi ako ng bulaklak, naalala ko yung lifespan ko. Sorry kung ganito yung ugali ko. Nasanay na kasi ako nagalit ako sa mundo. May workaholic akong tatay. Laging nasa abroad na nanay. Tapos nadagdagan pa ang sakit ko. Buhat ng makilala kita. Naging hindi boring yung mundo ko. Natutuwa ako nga sa ringga at pagtripan. Pasensya na. Noong isang araw, naramdaman ko na hindi asma ang sakit mo. Kaya sinubukan kong punta ng mama mo sa paaralan. Doon ko nalaman na may tetralogy of fallot ka rin pala. Nagulat ako at the same time nainis. But let's put that aside. Masakit rin para sa akin na malaman na ang tatay mo ang naging isa sa dahilan ng pagkamatay ni Kevin. Pero pinili ko na lang tanggapin kasi mahalaga ka sa akin at ayokong gawing dahilan yun para masira ang pagkakaibigan natin. Yun nga lang, nararamdaman ko na rin na hindi ako magtatagal sa mundong ito. Asensya ka na, mukhang may iiwan mo na kita. Papunta na nga pala ang advance birthday gift ko para sa'yo. 8 days na lang, magiging 18 ka na. Kaya mag-ingat ka, Amazona. Baka mahuli ka. Linisin mo yung grave ko ha, pag bumisita ka. Thanks. Bawat pa rin ang bulaklak. To whom it may concern, please redirect the donated heart to a girl with a similar case named Gianna Lopez Mendoza.
18 years old. Signed by Denver Estroque Alcantara.